hindi normal ang inggit. Ang inggit galing kay Satanas. So hindi ito normal. Hindi kasi normal na ang ating pagkatao ay makontrol ng kaaway ng Diyos. Ang inggit galing kay Satanas. Basahin natin ang Santiago, Kapitulo 3, Versikulo 16 at 15. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Ayan, yung mga bagay na nararamdaman ng tao sa lupa, na labag sa kalooban ng Diyos, galing sa diablo yan eh. Hindi yan yung karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, at saka sa diablo. Eh alin yan? Yung sabi sa 16, saan mayroong paninibugho? Yung paninibugho, selos, sa Biblia, sinonimo yun ang inggit, yung naiinggit ka. Kontra sa pag-ibig yun eh. Kasi ang pag-ibig, hindi naiinggit. Basahin natin ng 13:4. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Pag may pag-ibig ang tao, sabi, ang pag-ibig magandang loob. Ang pag-ibig hindi nananaghili. Yung nananaghili, naiinggit yun. Kaya sa pag-ibig, walang inggit, walang envy. Sa King James Version, basahin natin. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself. Is not puffed up. Yung charity, yun yung love eh. Ang nakasulat sa Bibliang Grego ay yung salitang agape. Agape means love. Pag-ibig. Kaya may translation, love. Basahin natin yung American Standard Version. Love suffereth long and is kind. Love envieth not. Love envieth not. Ang pag-ibig hindi naiinggit, hindi nananaghili. Kaya kung ikaw may pag-ibig ka sa Diyos at sa kapwa, hindi ka naman maiinggit eh. Kaya kung normal ang pag-uusapan, hindi normal ang naiinggit. Pagka naiinggit ka na, meron nang nagpapakilos na masama sa iyong pagkatao. Meron mga tao punong-puno ng inggit eh. At sa inggit nila, pati yung masama kinaiinggitan nila eh. Basahin natin ang 24:1 ng Kawikaan. Huwag kang mananaghili sa mga masamang tao, ni magnasa ka man na masama sa kanila. Sa English, ang sabi riyan, be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Huwag ka maiinggit sa mga tao, lalo na masamang tao, kainggitan mo. Eh kung masama nga, bawal mo kainggitan, yung pabang mabuti kainggitan mo. Kaya yung inggit, hindi yan normal, kapatid. Ang inggit ay insinuated ng masamang espiritu sa ating mga puso. Gusto mong maging normal? Biyaan mo lang. Para normal ka, wala kang kainggitan. Kung ano yung nasa'yo, okay lang. Sabi ng unang Timoteo, pakinggan mo ang sabi ng salita ng Diyos. Ano? Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, masisiyahan ka na. Wala kang bahay, pwede namang umupa. Huwag ka maingit. Eh baka may maingit ka, eh nagnakaw ka para magkaroon ka nung wala sa'yo. Kung nakakakain ka naman, nakakainom ka, masiyahan ka na ron. Kahit wala kang bahay, wala kang sasakyan, may MRT naman eh. O kaya may paa ka naman para maglakad. Para gumawa ka ng masama dahil sa inggit eh, gusto mo, meron ka rin ng lahat ng bagay. Ang sabi sa Biblia, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Sabi nga ni Job, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad din akong babalik doon sa Panginoon. Kaya, di ka makakapagdala ng isang ternong Amerikana eh.
kahit nabihisan ka bago ka ilibing, eh pag harap mo sa Diyos eh, bulok na yun eh. Kaya wala tayong dinala sa libutan, wala tayong mailalabas. Sabi ng Biblia, kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, masisiyahan na tayo doon. Huwag nating pamahayin sa ating kalooban ang inggit sa kanino man. Kapagkat ang Diyos naman, hindi naman siya maramot eh. Pag nakita niyang wala ka namang masamang intensyon, kahit na hindi ka humihingi, kuminsan bibigay niya sa iyo eh. Ganun ang Diyos na nasa Biblia. Sa Efeso 3:20. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. More than what you can think of and more than what you can ask for. Nakakagawa ang Diyos. Ang mahalaga lang makita ng Diyos, wala kang inggit, kontento ka, may pagkain ka at may damit, masaya ka na. Makita mo, dadating ang araw, magsikap ka lang, magkakaroon ka rin nung nasa iba. Aalisin ng Diyos yung magkaroon ka pa ng inggit.